Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Para sa karangalan ng mahal na bilit ng Sabado. Pagsisiya natin ang ating mga kasalanan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lupa ang mga kaasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na bilit ng Maria sa lahat ng mga angel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon na ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, loobin mo kami tubangan ng banal na panalangin ng mahal na Biren, upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan na ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo. Ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga pinangako ng Diyos. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ang kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalatayang ito. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo, at sa gayon kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayon, nananalig na kami sa Kanya. Wala na kami sa pananalaga ng tagapagturo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos, sapagkat ang lahat nang nabinyagan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pinangako ng Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ang nang may kapal ang tipan niyang kailanman. Nasa isip na may kapag ang tipan niya kailanman. Siya ay purihin. Suubin ang awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat, tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, na napakadakila. Lahat ng may nais na maglingkod sa poong dapat na magsaya. Nasa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at kanyang lakas ay siyang asahan.
Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang kaharapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Ito ay nasaksihan ng mga alipin anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ang nasasaklaw buong sansinukong. Nasa isip na may kapal ang tipan niya kailanman. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhay sa Diyos at namumuhay ng angkop. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa kalamihan, nagsabi sa kanyang mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Higit na mapalag ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad ito. Pinalawang ni Jesus ang kanyang ugnayan sa kanyang nanay bilang hindi lang gawa ng katubo, hindi lamang gawa ng ito ang nagluwal kay Jesus. Ngunit dahil sa sumusunod, nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. Nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. Yun ang sinabi ni Jesus na higit na mapapalad. Kaya bahagi yun na kung saan ay patuloy kayong inaanyahan ng buong may kapag na sabi ka po natin ay lalong pinaalala sa atin, no? Sabi ko nga po kahapon po sa kapistahan ng mahal na Beren ng Rosario ay isa ko sa mga binahagi ko kahapon pagdarasal ng Rosario at saka yung ang paglalayo ng pag-aalis ng pagpapalaya sa mga demonyo ay may malaking kaugnayan. Pero isa ko sa nabahagi ko po sa pagdarasal ng Santo Rosario, ano magmuli ng pagdarasal ay ayaw ng demonyo. Pero isa sa mahalagang makita po natin ay sa pagdarasal ng Santo Rosario, sabi ko ay huwag natin kalimutan yung dinadasal palagi natin doon sa bawat misteryo. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Dapat to have mercy on us and bring us to life everlasting. Bring us
into heaven. So may kanya-kanyang version, pero sana po hindi mawawala yung have mercy on us. Bahagi yung kasi na ito ay isa sa mga pinapaalala ng pong may kapag na ito naman po kung tutusin ay bahagi po na sikreto ito yung naidagdag. Hindi ko mismo alam kung ito ay before the Fatima. But it contains the secret of the Fatima, yung apat na mahalagang mga turo ng simbahan. Hindi ko lang alam sa istorya ng ating pagdarasan ng Santo Rosario, si Fatima ay 1700, ay ito baga ay nakasama na mismo sa pagdarasan ng Santo Rosario or was been later incorporated because of the message of the Fatima. Kasi kung tinatawag po natin mapapalad ang mga sumusunod sa mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos, no? Ay may bagay yun na kung saan ay patuloy tayong pinaalala. At ito ay binabahagi po nito. Itong dasal na ito sa pamagitan ng pagdarasal natin ng Santo Rosario na binabanggit natin bawat detail. No? At ano yung apat na ito? Yung apat na katotohanan ng ating pananampalataya. Well, we have the 12 articles of faith. Pero isa po sa mga pinagninilayan po na nawa ay lalong-lalo na para po sa kapanahunan natin sa daigdig na ito ay kuminsan ay nakakalimutan natin ang itong apat na ito. Una, the reality of sin. Bahagi yun ang pagkilos na kuminsan ng tao ay the reality of sin as an offense against God. So, hindi lamang as an offense against one's neighbor. Ngunit it is an offense against God. Kapag tayo nagkasala, ang pinagkasalanan natin na hindi lamang yung ating kapwa, kundi ang Diyos. Kasi kung minsan, ang daigdig na ginagalawan natin, naging immune na tayo, nawawala na yung guilt of sin. Nawawala na na, hindi naman ito kasalanan. Sabagat, kumisa na yung kapanahon na ito, binibigyan natin ng maraming dahilan. Then, kahit pagbalik-balik ka lang mo, kasalanan mo. Katulad na lang po halimbawa na yung isa sa mga issue na binibigyan pansin natin. Hindi naman kasalanan ang pumatay kasi mamamatay tao rin yan. So, ito pong apat na ito ay hindi sapagkat ikaw ay masama. Ngunit dahil po kuminsan yung lipunan na ginagalawan mo, ito yung kaisipan. Ito na kuminsan yung prevailing environment. Hindi naman kasalanan yun. Hindi sapagkat ikaw ay masama. Ngunit dahil sa pagkaunawa na nawala na yung sense of sin as an opposition to the will of God. Kasi maliwanag ang sinasabi ko sa ngayon sa Ebanghelyo ngayon na alin, mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos. At makita po natin na ang buhay natin sa daigdig na ito ay isang paglaban sa kasalanan. Ito ngayon kasi lipunan na ating ginagalawan and even during the time of Fatima ay isang buhay na kumisan ay nawawala na yung sense of sin.
na kinakailangan iwasan ng tao. Kasi nga, parang akala nila okay lang. Okay lang. Na naging bahagi po. Isa pang halimbawa na makita po natin dito yalit, na nakikita po natin sa lipunan na aming inagalaw, hindi ramdam na ramdam na new generation. Ano yun? Sexual acts, premarital sex, and abortion. Ay, hindi naman kasalanan yung magpa-abort. No? Bahagi yun. Na at kalimitan no? Sa mismo sa mga nakukumpisal ko no? Ay well, maaaring siguro hindi sila nagsisimba. Pero ang akala nila ay hindi kasalanan yung abortion. Kailan nila ngayon kinukumpisal ay sabagat ngayon lang pumasok sa kanilang isipan na kasalanan pala yun. So, at gawa, banging bahagi rin siguro na kung saan ay nararamdaman nila that there is something wrong on what they have done. Pero bago nila ginawa yun, na wala yung sense of sin. Iyan po lamang ilan sa mga bahagi na kung tutingin po natin, no? Ay, so doon yung sinabi ko, hindi sa pala ikaw ay masama. Ngunit kung isan, yun yung environment. Yun ang environment na namamayani sa daigdig na ito. Oh, okay lang yan. No. Sense of sin. Kaya nga po, doon sa diyan sa by Jesus, forgive us our sins. So, isang bahagi po yun. Pangalawa, yung the reality of hell as a place of eternal damnation. Ang mayroong impyerno na kung saan doon paparusahan ang mga hindi nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa mga tao na kung saan ay itinakwi ng Diyos o maaaring naniniwala sa Diyos, yung tawagin na po natin those who are immortal sin. No? Yung mga tao ngayon at sa papanahon natin, yung wala namang impyerno. No? Wala namang impyerno. Na kung saan ay para tayong lahat ay paparusahan sa ating mga nagawang pagkakasala. Yung mentalidad na walang impyerno, walang kaparusahan, walang justice. Kumisan kasi sinasabi ng iba, basta maniwala ka lang kay Jesus na yung Diyos at tagapagligtas. Hindi na kinakailangan yung katarong mo. Simply by believing. No, hindi. Merong katarungan sa bawat pagkilos natin. At higit sa lahat, yung eternal damnation na patutunguhan ng tao kapag hindi siya nakinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa mga nanalig, sabi nga, yun ay tinatawag namin mortal sin. And doon sa mga walang pananampalataya,
mga hindi nanalig kay Jesus o taas ang itinakwil si Jesus. Pangatlo, the reality of heaven. Kaya kumisang, ano yung sabi? Hindi yung langit na alin, magpapakahirap ka. Kasi alam mo, mabuti yan. At alam mo, dadantian ka ng Diyos sa langit. Yun po yung ibig sabihin ng reality of heaven. Kasi ngayon, yung panahon na ito ngayon, hindi. Kung ano ngayon, yun ang mahalaga. Yung kung mayroon mang langit, ay hindi ko alam yun. Kaya, ito na munang narito. Kaya ano po nakikita po natin? No? Ay ang pinipili ng tao ay kung ano yung ikabubuti niya ngayon sa daigdig na ito. Why? Kasi hindi na clear sa kanya na mayroong langit. Siya ay papatutungo sa langit kahit na siya ay naghihirap dito sa lupa. Kasi bakit? Kasi yung ginagawa niya ay mabuti. Ang pinagbabasihan ngayon ay yung katatayuan niya sa daigdig na ito. We become pragmatist. What suits now? Yun yung pamantayan na ipinapakita ng tao. Ano yung kinakailangan ngayon? Wala na yung magtitiis ako na magpipigil ng aking sarili na hindi ako gagawa ng kasalanan kasi alam ko may langit. Gagawin ko itong kalooban ng Diyos, hindi ako mangungura ko sabagat may langit. Hindi. Ito na yung pagkakataon. Magpapakaligaya ako sa daigdig na ito. So, kaya, bakit? Kasi yung langit, either na wala namang langit o hindi ako sigurado sa langit. Kung talagang abagat mayroon. Kaya, bahagi ko. Sa Fatima, very clear po ito kasi pinakita doon sa tatlong bata. Yung reality of hell and reality of heaven. Pinakita ito ng Diyos sa kanila. At ano ang sabi ni Francisco, yung lalaki na doon sa tatlong bata at ang pinaka ito ata yung pinakapapa. Ay anong sabi niya? Sana makita ito ng lahat ng tao. Para sila ipagbago. Well, bahagi yun ako sa ay pinapamanik para doon sa tatlong ito. Para din maging bahagi din po ng pagkilos natin na maunawaan natin yung kahalagahan ng nabanggit na mga pagtugon na ipinapahagi ng buong may kapag. Ano yung pangapa? Mercy. Kaya po sabi ko nga ay kung siya nakakalimutan natin na have mercy on us, my Lord. Kasi yung bahagi na ipinadasal namin kasi nakita natin, lalo-lalo na ngayon pang taon na ito na ipinagdilipong natin yung awa ang extraordinary Jubilee Year of Mercy. Pero bahagi yun akong tusin ilin, ha? Yung mercy, kinakailangan natin hilingin. Ang Diyos ay handang magpatawa. But we have to ask for mercy. We have to believe on the mercy of God. Na kahit na anong laki ng ating kasalanan, pwede tayong patawarin ng Diyos. Ano lang kinakailangan? Kinakailangan lang tayong manikluhod. Kaya rin po yung tema ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, you know, let us kneel. Let us kneel.
Bahagi yun na kung saan ay on bending knees. Yun po yung tema na binabahay ngayon. Ngayon, taon na ito bilang paghahanda po natin ng, sa 2021 bilang year of the Holy Eucharist, year of the family, and year of mercy. On bended knees, kinakailangan tayo humingi ng awa ng Diyos. Well, kalimitan ho itong apat na ito, alam na natin, pero huwag natin kalimutan na patuloy natin paalala, lalong-lalong na po sa mga makabagong henerasyon, sa mga kabataan. Kasi nakakalimutan nila yung kahalagahan ng apat na ito. Kasi nakita po natin na ang pamantayan na pinikilos nila ay nakabase sa kasalukuyang panahon na kuminsan hindi na napag-uusapan ang mga bagay na ito. Tayo po dito sa simbahan. Pero paano sa lipunan aking ginagalawa? So ito pong apat, the reality of sin, ang realidad ng kasalanan, ang bilang paglabag sa utos ng Diyos, ang impyerno bilang lugar na kung saan ay tayo ay paparusahan ng walang hanggang paghihirap, ang langit bilang gantimpala ng kalikayang walang katapusan, at apat, ang awa ng Diyos na pwede nating hilingin gawa ng kanyang pagmamahal sa atin. Siguro po, dito natin higit na makita. Ang sabi ko na ay huwag nating baguhin yung dinadasal natin na ito bago pagkatapos ang bawat rosaryo. Kung isa din, iba kasi na pinapalitan nila. Mayroon namang pagkakataon na inaalis nila. Ito po ay isang bahagi na inilagay ng simbahan. Hindi lang sapagkat isang prayer. Ito isang prayer na kutusin po natin ay katulad ni pinahayag namin sa ibang ebe. Ay dito. Dito tayo makatutugon bilang mga ina at kapatid ni Jesus. Nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. At yun po ay ma-intensify sa pamagitan po ng apat na katotohanan na ito ng ating pananampalataya. Kung malinaw sa ating yung apat na ito, hindi na ho mahirap ang makinig at sumunod sa kalooban ng Diyos.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain na pinagkaluntan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin awa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karamihan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin Himika, sa pagwanda namin sa mahal na pinahiniling namin ang aming pag-aayon, ay nakipan mo ng kapupunan upang kami maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamagitan ng Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalangan ka. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming mga pangyarihan, kuning ang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mo ang pinagpalang maging ina ni Jesucristo, maaang nagbiring nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang nililingam sa lahat kailanman. Nilingam mo ang mahal na beren bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin. Kumaling nga sa anak mong manunubos namin, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang magpay sa kalangitan, kami nagmukuni sa iyong kadakilaan. Manaming banal ito ang ugal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalan ang kalawag na ito upang para sa atin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niyang pinagpisa ang kusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kami, ito ang aming katawan. Niya ang dog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang abunan, hinawakan niya ang kalis, muling kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Iniyari namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ang ikakalawag ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasako namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganam sa buong daigdig, kusposin mo kami sa pag-ibig kaysa ni
Francis na Ibenaventura at ang Tanang Kaparian. Alalahanin muli ng mga kapatid namin na hinday na may pag-asa sila yung muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Awaan mo silang patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo ang dapat ng lahat ng kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, at ang lahat ng mga banalan ng buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupulin sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng parangapapuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Upang tayo ay mapapalad dahil tayo nakikinig at tumutupad sa kalooban ng Diyos. Kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala namin pinanapikan katilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Kristo. Pagkatiyo, kahariyan, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon Jesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya. Tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hangga. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin niya rin. Ibigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mapapalad ang mga inanganyayahan sa piging ng kordero. Ayun na o, hindi ako kapag dapat magpagpuri sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Panalangin kay San Martin, patron ng ministry. San Martin de Porres, ikaw na palaging nakikidalamhati sa mga mahirap at mga natihirap, ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay lumalapit sa iyo na tulungan mo kaming itulog sa makapangyarihang Diyos ang aming kahilingan. Ang biyayang natanggap mo mula sa Diyos ay humihikayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pamamakita. Buong kababang loob kami nagsusumamo upang kami rin katulad mo ay palaging maging kaibigan ni Kristo na binuhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayong nasa presensya ka na ng Diyos, ibulong mo sa bathalang manggagamot na ipagkaloob sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen.